Pasabay nga. Ito, sa inyo ha. Dito na kayo. Dito na kayo lahat. Dito. Mag-lip mo ng pagkahumaling. Ito ho yung... hindi naman. Naka-record lang. Kalingin dito daw. Ano naman. Dito kayo. Ikaw promotor nito. Para ipapakita natin. Kuha lang. Ka-video lang yan ha. Ano tawag dok? Philippine Cooking School ba? Philippine Institution. Ayun. Ito po ang aming ano. Kung merong anong inahin, ito po ang mother hen namin. Ipapahiram ko na lang itong microphone ko kay Dok, ano nga ang tawag dito sa grupo natin? Pilipinas Game Time Institution. Okay, since 2015, gumagawa kayo ng cooking school para gano'n, di ba? Okay. Anong naisip ni Sir Ricky at pati kayo? Anong naisip yung i-establish itong cooking school na to na hanggang ngayon buhay pa? Formerly, ang Pilipinas Game Time Institution ay ito yung first Philippine cooking school dito sa bansa natin. It was established 1997 with Dr. Jose Bailundinda, with Mr. Paeng Araneta, and Mr. Ricky Castillo. Oh, galing nito. So, itong lately, it was in 2015 na nagpalit ng pangalan dahil nga pag hindi continuous yung mag-FEC, kailangan magpalit ng pangalan. So, it's now called Pilipinas Game Pal Institution. The main objective of this school is to teach our game pal breeders, especially the backyard racers, to improve their breeding, conditioning, and maintenance programs in order to be paired with the big-time breeders. Yun, ang ganda. So, yun yung sinasabi kanina ni si Raymond na alam niyo yung sasabong, dapat ang trato natin sa isa't isa, pantay-pantay. Di ba? Yun, napakagandang kultura sundan dito. Oh, ito yung mga estudyante, ang dami namin, no? Pero hindi ho, yung sabi nga nila, hindi ho paramihan dyan, but sa kalidad po, oh, sinasabi mo. Kasi yung ano, sabi mo, magaling na magsasabong, umaattend pa na. Umaattend pa rin. Bakit? Alin kayo dito, alin kayo dito, dito. Eh, kasi gusto lang ma-TV. Ngayon, pangalan mo na. Ako nga po pala si Omar, anak ng Sita Complex sa Pagod. Okay. Sabi nga kanina ni si Raymond, eh, mas magaling ka ba daw sa kanya, pero umaattend ka pa rin ito. Anong pinakamalaking, ano yung hinahabol mo dito sa version na ito, itong class natin ng 2022? Ano ko po kasi ay ang pagsasabi po kasi walang ano yung non-stop na pag-aaral. Through experience, marami po tayong mapupulot na may mabuti, may masama. Tayo nang usang pipili kung saan tayo bibigay. Nagpapasalamat ako kay Sir Raymond Burgos kasi napaka naging honest niyang tao. Kasi kung hindi, siguro within 3 years tigil din kami sa pagmamana. Kasi hindi po biro ang gastusin sa manukan talaga. Pero, awa ng Diyos, nakita ko ngayon sinasabi niyang right, started right. Siya si Mr. Right para sa akin. Nakita ko kasi hindi po siya naging madamot. Yun ang number one at paging honest siya. Kasi marami po kaming kilalang magmamanok na breeder na pwede kong lapitan. Pero, first approach pa lang parang suplado sa personal. Opo, at saka parang masisira lang manok ko rito. Parang hindi baguhan, masisira lang. Hindi ko kumbaga ba, hindi ko isusugal ang pangalan ko. Baka masira lang kami, parang ganun. Si Sir Raymond lumaban ng ganun. Kasi siguro nga po, tiwala sa kapwa. Kasi hindi ka magtitiwala sa kapwa. Kung hindi ka rin magtitiwala sa kapwa mo, di ba? Vice versa, yun lang po yung sa akin. Kaya marami salamat po. Oh, alam niyo, papasalamat natin sa kanya. Kasi si Raymond, ano siya, secure siya sa sarili niya. Alam niyo, yun po. Naiyak na ako, ha? Totoo po yun. Di ba? Totoo po yun. Karamihan kasi, di ba, yung mga nagtatago, walang tiwala sa sarili. Ito, tiwala-tiwala sa sarili. Lahat na sikreto, sinishare ka niya. Galing ko, ba? Dito. Galing ako magsabon. Hindi naman sa akin. I never keep secrets eh. Di ba? Mahirap kasi, sikreto. Wala namang ano. Sa totoo lang, wala namang sikreto hindi nabubunyal. Totoo. Eh, dunyag muna. Saka, ang ganda nung kanya kasi, hindi yung
Kanina may sinabi siya, di ba? Yung manok. Ngayon nga, maroon lang tumingin eh. Pag yung manok pala, kukuba-kubang ganun. Di lang unang mamamatay, di ba? Oh. So at least alam na natin, pag sumilip tayo, pag sumampas sa rueda, alam na natin, ang pagkagaganong-ganong yung manok, ah, huwag ka makapusta-pusta doon, di ba? At dami yung, kumbaga, pag inipo natin, maraming matututunan. Ito, ito, iba story yan ito. Sige, sige. Bye-bye, dito ka, dito ka. Ito, malayo pa akong pinanggalingan. Originally from? Surigao del Sur. Surigao. So, Bisaya man siya ako eh. Pero, doon kayo nasa Sakuan, diri sa Luzon. So, dati, alam mo ba story niya? Hindi, hindi. Okay, hindi. Ito, 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 ito. Ang story niya, ang una sa imong mga kwan, sa imong mga produkto, mga free range sa kwan, mga, ano ba yung mga lutuin? Yun yung sinasabi nila pag nasa sabungan ka, tinula na agad ang tingin nila. Tinula na agad. So yun yung mga traditional nating manok na kung saan, yun yung talagang tinutunula. So yun yung hilig natin, kasi kami from Mindanao, mahilig kami kumain ng masasarap na pagkain. Okay. Tulad nung masasarap na tinula, unlike sa, hindi naman sa pagmamayabang, mas masarap ang tinula ng native kaysa boiler. Ay, oo. Iba lasa nun, iba lasa. So kaya nagkaroon tayo ng hilig sa pag-aalaga for consumption. Okay. Family consumption. At sa mga bisita natin na gustong nating ibibigay natin yung parang hospitality natin. Pag pumunta sa bahay, yun talaga yung unang, oh, may manok tayo dyan. Lalo pag nag-iinom na. Yung unang kakatayo. Pero ngayon, iba na ngayon. Pero ngayon, iba na. Ah, okay. Hindi na pwede ka. Malaking pagkakaiba dahil may bumili sa akin ng turtle egg ng Beetle Brown. Inintroduce niya sa akin ngayon. Yun nga ang mga Texas. So ngayon, yung akin kasi nabibenta ko lang ng 800, yung pinaka maximum na 800, magandang ito, lahi na yun. Dito, magandang lahi na yun, 800 na heritage chicken. So ngayon, yung heritage chicken, sabi niya, maximum mo 800, tapos lulutuin mo lang. Ngayon dito, meron kaming Texas, nabibenta namin ng 10,000. Tumataging tig si CPA graduate ako eh. So ay accountant ko. Ang bilis pa kwenta eh. Peso side na. Peso side. So times 12 agad. So yun yan. So yung kaya sinubukan kong mag-breed ng Texas, naka-acquire ako sa, well actually ang tinitingnan ko pa sinong magagaling na breeder. Una international si Alexander. Alexander De Paul. So yun. So ang problema lang, hindi ako sigurado kung siya yung nakausap ko na page, kaya naghahanap ako ng local Alexander. Okay, ngayon, doon sa iyong unang encounter sa first time mo siya na-encounter? Si Raymond, ha? Opo. Ano pinaka-importante na tutunan mo kanina doon sa kanyang lecture sa kwan, sa doon sa isang farm? Ay, yun ang pinaka-importante talaga na natutunan ko yun. Ito, kasi hindi pa rin ako nakasubok na magkondisyon. Ang nasubukan ko pa lang, yung pag-bibread. So ngayon, lahat ng pagkukondisyon, yun yung tinitiknot at susubukan. Susubukan. Yan ang the best yan. Palihog sa iyo, pangalan ulit? Jesse from Laguna. Anong buong pangalan? Jesse Ayin. Pero ang original sa Surigao. Sa Surigao. Sige, okay. Salamat. Oh, salamat. Okay, game. Oh, umpisahan nyo na yung inyong lesson. Dali, oh, didilim na, oh. Baka mawala yung inyong praktiko. So, bagalino natin sa praktiko. Ito, hindi mo.